Matapos kausapin sina DILG Secretary Mar Rojas at Senators Grace Poe at Cheese Escudero, ilang opisyal naman ng Liberal Party ang pinulong ni Pangulong Aquino kahapon. Kabilang rito sina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Sonny Belmonte. Nauna nang sinabi ng Pangulo na malapit na siyang makapili ng i-endorso sa election 2016. May report si Tina Panganiban Perez. A guy from Puerto Rico. Isa si House Speaker Sonny Belmonte sa mga pinulong ni Pangulong Aquino kahapon ng mga opisyal ng Liberal Party. Sabi niya, ikunento raw ni Pangulong Aquino sa kanila kung ano ang nangyari sa pulong niya noong isang gabi kina DILG Secretary Mar Rojas, Senator Grace Poe at Senator Cheese Escudero. They all believe that on a one-on-one, either one of them can be triumphant. They have to try to achieve na isa lang sa kanila yung tatakbo. Pero how that will be achieved is the big question. Ang inaasahang maresolba sa patuloy na pakikipag-usap ni PNoy, kina Rojas, Poe at Escudero, sino sa kanila ang kanyang i-endorso sa eleksyon 2016. Sabi ni Senate President Franklin Drilon na nasa pulong din ng Liberal Party kagabi, naniniwala silang maayos ang issue. Sa pag-uusap, wala namang hindi naayos na gusto sa pag-uusap. Kung yung mas mahirap na problema, sa inuupuan, naayos. Maaring alukin ang magsasakripisyo, maaari ng posisyon tulad ng Senate President. Kasama na lahat yun. Kahapon sinabi ng Pangulong malapit na raw siyang makapili sa tatlo. Hindi pa lang siya makapagpasya dahil kinokonsulta niya di lang ang kanya mga kapartido sa Liberal Party, kundi pati mga civil society groups na kanya rin daw kinakatawan. Ang tinanong niya is, supportive ba kayo dito sa ginagawa ko? Mean to say that is that yung consultation na ginagawa niya with the three, you know? And we said, yes, we are. And we think you should continue along that line. Pero ayon sa isa pang opisyal ng LP na si Representative Edgar Erice, nasa kapartido nila ang kanilang boto. Si Pangulo Aquino, ang Partido Liberal, may isang puso, isang isip at isang direksyon. Na ito, pagpatuloy itong mga nasimulan na pagbabago at reforma sa ating bansa. At kung hindi si Secretary Mar, paano may tutuloy? Siya ang co-pilot eh. Tina Panganiban Perez, GMA News.